Hello, is it me you're looking for? Hi, hello, it's me again, Chandelin, and welcome to my YouTube channel. 1, 2, 3, come on! Isang magandang umaga sa inyong lahat! Ayan. So, bago natin simulan yung content natin ngayon, gusto ko munang kamustahin kayo. Kamustahin yung sarili ko. Kamusta na kaya tayo? Alam na ngayong pandemic. So, habang tumatagal kasi itong pandemic na to, mababa yung ekonomiya natin. So, ang hirap eh, di ba? Yung mga mahihirap, talos na naghihirap. Paano pa kaya yung mga walang trabaho ngayon? Diba? Saan kaya sila kumukuha ng gastos nila araw-araw? Kasi bagsak mo ang natin yung ekonomiya eh. So, crisis talaga. So, lahat ay affected. Diba? Kaya kung ikaw ay may trabaho pa ngayon, napakaswerte mo pa rin. Kasi ang daming mawawala ng trabaho ngayon. Kasi yung ibang company, nagkatanggalan sila, nagbabawas sila ng mga tao nila. Kasi talagang lugi ang negosyo. Ganun. Yung mga kakilala ko, mga tropa ko, mga nawala ng trabaho ngayon. Tapos meron din ako kakilala na bago mag-pandemic, is nag-design sila sa trabaho nila. So ngayon, nanginayang sila kasi ngayon, napakahirap pagganap ng trabaho ngayon pandemic. Kasi diba, bagsak yung mga negosyo ngayon ng mga company. Halos, hindi ko sinasabing lahat. Kaya napakahirap talaga. Kaya sa atin may mga trabaho pa rin ngayon, napakaswerte pa rin talaga natin. So ngayon, kailangan natin pangalagay yung trabaho natin ngayon. Huwag tayo basta-basta magreklamo na magreklamo. Kasi yung iba natin, bawal yung trabaho. Kasi sila kumukuha ng pera nila, ng panggasto nila araw-araw. Napakahirap para sa kanila ngayon. Pero ngayon, even though na may trabaho tayo ngayon, syempre, hindi ma rin maiwasan na mag-fit. Lalo na ako, nung nag-quarantine ako, halos 2 months din ako walang trabaho. So, 2 months. Nung wala rin, hindi rin gumagana yung araw ko. So wala akong kita, wala akong budget. So naubos din talaga yung savings ko sa banko. Savings sa banko, kala ko napakalaki ng savings eh. Pero unti lang yun. Pero aside talaga eh. So, isip ko ngayon, kahit masakit na sa kalooban ko, kailangan ko mag-unbox. So ito na yung pinaka-content natin. Content natin ngayon, mag-unbox tayo. Ano ba i-unbox natin? Tara! Unbox ba tawag? Kasi hindi naman siya box eh, di ba? Lata siya. So, unbox, uncan, incan, ganun basta. So, ito ay alcan siya. Nag-start ako magulo dito sa alcan siya ko noong January 1. Wala lang, naisip ko lang noon, since New Year 2020, try ko mag-ipon challenge. So, ito siya. Balak ko kung saan itong i-open pag 1 year na siya. Kaso, hindi na talaga kaya eh. Wala talaga tayong budget. So, tagal pa kasi ng sahod. Tsaka, yung mga bayarin tayo na kailangan bayaran. So, hindi natin siya pwede skip eh. Kasi, itubo siya na malaki. Pero bago natin siya buksan, may kukwento lang ako. Nung nag-plan ako mag-ipon dito sa Alcantara, sinare ko siya sa mga friends ko. Tapos may isa akong friend na nagsabi sa akin na malas daw. Malas daw yung mag-ipon sa advance eh. Kasi daw may masamang mangyayari. So, naisip ko ngayon, oo nga no, ang daming masamang nangyayari ngayon sa mundo. Tulad ko, since nagka-COVID ako noong nakaraan, namahinga ako ng almost 2 months, lubusin yung pera ko. So, eto, kailangan ko na siyang open. Kasi daw, pag nag-ipon ka raw sa alkansya, pinag-ipon na mo lang yung panggastos para sa sakit mo or sa sakit ng pamilya mo. Hindi naman ako naniwala sa ganung kasabihan. Pero, napaisip lang din naman ako. Pero siguro din naman totoo, yung nagkataon din talaga. Pero feeling ko,
parang kasalanan ko kung ba't nagkaroon ng pandemic dito sa mundo eh, di ba? So ngayon, kung bubuksan natin to, so baka malutas na yung problema natin, so mawala na yung pandemic, di ba? So, ang kinintay natin, so tara na, i-open na natin siya. Siyempre, dahil kansya, can, lata, ang pang-open natin is can opener. Yan. Hiniram ko lang ito sa lolo ko. Nakapanginayang talaga yun yun. Ang kami, kung mamaya mas malaki pa yung naipon natin dito. Pag pinatagal natin ng isang taon. Pero wala talaga. Pero kung sa dibdib, kailangan na talaga yun. So anyway, game na tayo. Game na! Ano siya? Bali, sinulatan ko pala siya na only 100 and above. So, ang nilagay ko lang dito sa loob is puro buong 100 pataas. Siguro puro 100 lang naman ang nilagay ko dito. May ilan lang 500, siguro mga dalawa. Diba? Ganti ka siya lang. Hindi bariya-bariya. Charot lang. Sana walang masira sa pag-open natin, diba? Sana naman yung pera. Na. Ito na siya. Ayan na. Ayan, dami. Bilangin natin siya, ha? Yan! Woo! Dami! Magkano kaya yung naipon ko? Simula January. Ano pa ngayon? January, February, March, April, May, June, July, August, September. September ngayon. Sa loob ng 9 months, ito ang ipon natin. One. Kasama ko yung pamangkin ko dito mag-vlog eh. Kasi may hinulugin siya dito. Nagulugin siya ng 100. Pero wala siya sinundo sa kabilang. Sabi niya, huwag ko raw kalimutan yung ano, yung hulog niya, tsaka yung tubo. Tulok ang batang. Sabi ko sa kanya, pag na kapag-hulog siya dito, happy kami. Siguro bibigyan ko na lang siya ng ano, 200. Saka marami na akong nabibilag sa bata na yun, kaya okay na yun. 100 lang naman yung inulog niya dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kung kanong kaya abutin nito. Gagawin ko dito, kasi baka ma-deactivate kasi yung savings account ko eh. Kaya, i-save na lang natin sa bangko. Kapambayad ng utang, panggastos dito sa bahay. Actually, halos ako kasi gumagastos dito sa bahay. Kaya, kailangan talaga na i-open na siya. Wala na akong ibang pagkukuhanan. Hindi ko. Kaya sa ida talaga kami, puro utang na kami. Pero ganun talaga, pandemic eh. Pero hindi naman ako gano'ng nanghihinayang na i-open ko ito. Kasi kaya nga ako nag-ipon eh. Kaya nga ako nag-ipon sa Alcantia. Para sa mga emergency katulad nito. Diba? So maganda talaga na nag-ipon ako para may makuha ko at may hugot. Sa time na talagang kailangan na natin. Lalo na ngayon pandemic.
Saka para saan ba itong mga pera na ito? Siyempre para gastos yun, diba? Para sa pangailangan din natin. So ayan, tapos ito ano sila. Ang mekanik na rito natin sa loob ng 9 months. Kadaling ko kasi, naguhulog ako siguro mga 300. Minsan 100 lang pag wala talaga may hulog. Ano so, pinandal-bandal ko siya na 1,000. Stop natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So may nahulog pala akong 500, mga 4, 8, 9, 9,000, and 1, 2, 3. So naka 9,300 tayo ng 9 months. So ginawa ko itong video na to, hindi para i-flex itong naipon ko, itong pera na to. Gusto ko lang ma-inspire din kayo na mag-ipon. Hindi naman kailangan na okay 100 kahit mga bare-bare lang. Katulad nga nito, nagka-pandemic, may nahuhugot akong pera. So kahit mga bare-bare din yun, malaki din yun pag naipon, pag tumagal, diba? At sa oras ng pangangailangan, may mahuhugot kayo, diba? Huwag tayo magalala matapos din itong crisis na naranasan natin ngayon. Pag-asa lang tayo. Tsaka, mali nyo, may reason lang ba't nangyayari ito. Kaya, manaligan tayo. Ayun, magpakatatagal tayo. Kayang-kaya natin yun. Sa positive lang yung mindset natin. Diba? Tapos natatapusin na natin itong vlog natin. Naghihintay sila ng pambili ng pagkain. So, ito na. Ano meron kayo namin? Itapos ulit tayo sa ating next vlog. Maybe next week. Next week. Kung kailan ako si Pagin, gumawa ng video ulit. Kaya, i-like nyo na itong video natin ngayon. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para updated kayo sa mga next na video na gagawin natin. So, ito po muli, si Chanelil na Pogi na mahilig din sa Pogi. Bye-bye!